So, Sikat, ano, sa iyong paglalakbay, ano ba ang mga problema na na-encounter mo sa daan? Hindi naman gaano siya kabigatan ang mga problema. Napaka-late lang na makokontrol lang din yung... Halimbawa, mapuputulo lang kadina, paputukan ng gulong, at biglang pagka-flat ng gulong. At syempre, masira yung bearing ng mga gulong. Yan lang naman yung mga paunahing problema na kinakaharap ko sa biyaheng ito. At syempre, ang mga bagyo na hindi natin inaasahan na bigla-biglang magla-landing. Wala ka bang pamilya, kapatid? As of now po, alone na po ako dahil po yung lula ko po na inilapit ko sa Rapitul po last previous 2022 noong siya po ay pinabayaan ng mga anak, kaya po ako'y namulat na itry maglakbay papunta ng Metro Manila at may pahiwatig sa Rapitul ko in action ang siyang nararanasang pang-aabuso ng aking lola sa mismong kaniyang sariling pamilya. Paano siya inabuso? In part of abandonment and neglect and then controlling the pension. So in behalf of the Republic Act 9 sa Republic Act of Senior Citizens Act yun, of 2010. Pero sa pang-abuso sa daan, sa ibang tao, wala ka bang naranasan? So far, meron naman po. Minsan, hindi talaga maiwasan yan. Meron talaga. So, 4 beses lang naman ako nakaranas ng ma-underestimate. And then, yung pangalawa ay nakainom po siya. Ilang taon o buwan o ilang araw ka nang naglalakbay? Mula ilang araw mong nilakbay ang Mindanao papuntang Maynila? Last 2023 po, January 5 ako nagsimula. At January 5, 2024, dumating po ako dito sa Metro Manila. So, higit isang taon din po yung aking hinubog so, para taon? Po lakbayin ang buong so, Pilipinas. Paano mo celebrate yung birthday mo, yung Christmas party o Pasko? Paano mo... Ang birthday ko po ay na-celebrate ko po siya sa bahagi po ng Sikihor. So, ang birthday gift ko po sa sarili ko sa Sikihor ay inikot ko po ang buong isla. May 5 po yung municipality, so inabot naman po ng 5 araw bago ko po natapos ang pag-ikot sa Sikihor. Yan po yung special gift ko sa edad kong 22 years old. Pasko? Ang Pasko naman, ay dito po ako nakasalubong ng Pasko sa bahagi po ng Occidental Mindoro. Sa bayan po ng Mamburao, Occidental Mindoro po. So, sinong kasama mo nung panahon na yon, yung Pasko na yun? Nung Pasko po ay doon ako naka-celebrate sa Kapitolyo at ang mga nakasama ko po doon is ang mga local and provincial legislative na mga official. So, pagka New Year naman ay dito ako sa Batangas. So, sa barangay San Jose, municipality of San Jose. So, sa tinatawag nilang Egg Basket of the Philippines, Batangas. So, wala, sa Mindanao, wala ka bang kamag-anak? Hindi ba sila nagtatanong sa'yo kung saan sa ano nangyari sa'yo? Ay alone na po talaga ako dahil yung lola ko po, noong panahon po ng kasagsagan na aking paglalakbay, sa buwan po ng December 2023, ay siya po ay pumanaw. So, nag-iisa na lang po ako ngayon at yun nga, ang pangako ko po sa kanya na ipagpatuloy ko ang laban kontra sa mga mapangabungsong tao para maging secure ang ating mga senior citizen. Dahil hindi lang naman po lola ko ang nakakaranas ng pang-aabuso. Marami pa pong iba. So, nung naka-udyok na gawin itong paglalakbay para sa iyong sinusulong na Republic Act? Nagsimula po ang lahat nung personal po na na-experience yan ng aking lola na siya po ay naabuso sa pamamagitan po ng pagkontrol ng kanyang pensyon at kanyang mga ari-arian na pinagka-interesan ng sarili niyang pamilya, binenta sa ibang tao at mismo yung tulong na binigay ng ating pamahalaan ay binenta din po. At pati na rin din po yung abandonment and neglect, yung inabandona, hindi na po inalagaan yung aking lola. Pinabayaan so, po nila. May maliban kay Idol Rapitul po, may iba ka pa bang nilapitan sa mga problema mo? Actually, si nanay po ay meron po yan silang mga special award galing din po kay Gloria Macapagal-Arroyo na ebinenta din. Kaya doon po ako mas lalong nahubog na ipaglaban talaga dahil the rights of the senior citizen must be
process. So sa ngayon, ano na ang status? May alam ko ba kung ano na nangyari sa status ng pinaglalaban mo? Ang status po ng Anti-Elderly Abuse Act until now is still pending. So yan po yung bukas na araw ay gugunitain po ang World Elder Abuse Awareness Day. So buong mundo ay magsasagawa po ng online campaign, even except sa akin na actual ko talagang ginagawa yung kampanya na gumagawa ko ng pundasyon na ikuti ng Pilipinas para mas lalo pang marinig ng sambayan ng Pilipino gaano kaimportante ang panukalang Anti-Elderly Abuse Act. Kasi hindi lang naman ito sa kapanahonan ng mga SK o sinaunang kabataan na kasalukuyang lolo at lola natin ngayon, mismo pati tayo makakabenepisyo nito. So hindi ka ba tuwing ano, naglalakbay ka, hindi ka ba nagkakasakit, hindi ka ba nakaranas ng mga sakit? Yung mga simpleng ano, trangkaso? Trangkaso, nakakaranas ako ng trangkaso, pero sa kabila ng lagnat na aking dinadamdam sa aking paglalakbay, hindi naman siya nagtatagal dahil araw-araw pinagpapawisan ako dahil araw-araw naman ay 39 kilometers yung aking nire-rate sa aking pagbabike. So sa bawat padyak, bawat pawis na tumutulo, ay nawawala yung symptoms ng lagnat at sipuan at ubo. Ngayon nga, sa dalawang buwan ko na pagstay dito sa Diwata Parish Overlord ay unti-unti ko nang nararamdaman yung paghihina, pero babalik din itong boosting ko kung sakali man. Hindi ka ba na ano, curious lang kasi ano, hindi ka ba nangungulila sa pamilya mo, mga kamag-anak mo? Sa edad kong 23 ay na-analyze ko na po na tama yung lola ko na pag tumungtong ka na sa legal age ay kailangan mo nang humiwalay o bumukod. So naniniwala naman ako sa kasabihan ng mga matatanda na kung kaya mo, kaya mo na. Huwag ka nang umasa sa sarili mong pamilya. Uwi ka lang doon kung kinakailangan talaga, kung hindi mo na kaya. Kasi welcome, always welcome ka sa pintuan nila. Pero iwan ko ba dito sa mga sarili kong kadugo, ba't hindi nila ako tanggap? Yun lang yung problema. Di ba, ano? Di ba, gaano kahirap yung ginagawa mo na yan? Mahirap po na sarili ko mismong pamilya, sariling kamag-anak at sariling mga kadugo ng lola ko ang siyang umaabuso sa sa kuan ng sitwasyon ng lola ko nung siya ay buhay pa. Kinokontrol nila at nagtitake advantage sila na ibenta yung mga ari-arian dahil yun nga, sabi nila, pagmamatay na yung matanda, hindi na sila makakatira doon. Pero mali po yung iniisip nila. Yung nag-travel ka ba, ano? Nasa biyahe ka, nakasalamuha mo iba-ibang tao. Hindi ba na sumagi sa isip mo na tutigil na sa iyong adikain mo? Minsan po, noong mga nakaraang mga panahon na ako po ay baguhan pa lang sa paglalakbay, ay naisip ko po yan na ihinto. Pero in the time na tumawag yung lola ko, bakit ka ihinto? Nasimulan mo na, pagpatuloy mo. Hindi lang para sa akin, kung hindi sa marami pang mga senior citizen na umaasa na maging ganap na batas yung sinesentro mong panukala. Dahil bihira lang ang binata na titindig para sa karapatan ng mga matatanda. So paano yan? Bata ka pa pero bakit elderly ang napili mong batas na isulong? Yun nga po. Based po sa experience na naranasan ng lola ko at actual mismo na nasaksihan ko at nakita at narinig ko mismo yung mga masamang salita na galing sa kaniyang sariling pamilya, kamag-anak at anak na yun. Matanda ka na, inutil ka na, wala ka nang maitutulong dito sa pamilya, umuwi ka sa bukid noon kung gusto mo. So mas pinapipili yung lola ko. Dapat hindi ganun. Mali yun eh. Hindi ka ba nalulungkot na tuwing nagbibiyahe ka sa iba't ibang lugar, wala kang kamag-anak, walang... As in, strangers lahat eh. Naging masaya na din po ako sa aking paglalakbay dahil bawat lugar, bawat probinsya at bawat mga lugar na may mga matitirik na mga bundok, sa tuwing ako ay makarating na sa dulo o sa tuktok ng bundok na yon, ng kalsadang yon, tirik ng kalsada, ay matatanaw ko naman yung ganda ng ating mundo. Kaya hindi ko na po iniisip yung kalungkutan. Pinapasaya ko na lang yung sarili ko sa bawat padyak, sa bawat lugar na aking bibisitahin, iba't ibang lugar, iba't ibang mga magagandang tanawin,
at iba't ibang tao ang makakasalamuha ko at marami akong madadagdag na karunungan na siyang mababaon ko in the future na kung sakali man ako ay tumanda, ay pati ang mga apo ko ay masisiran ko ng mga natutunan ko sa kasalukuyan. Ayun, yun ay ano mo na lang ano, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ano ayun. Kung sino mga lalo na sa ating chairperson ng National ayun. Commission of Senior Attorney Citizens, Franklin ano? Quijano. So panawagan mo itong sinusulong mo. Ayan, attention for calling para sa National Commission of Senior Citizen kay Attorney Franklin Quijano. I hope na itong Anti-Elderly Abuse Act ay hindi na tumagal, no? At sa lalong madaling panahon, sana sundan na ng paglagda ng Pangulo dahil ako po ay nagpapasalamat din kay President Bongbong Marcos Jr. na kanya pong nilagdaan yung Expanded Centenarian Act na siyang magbibigay din ng ngiti at saya sa mga matatanda na sa edad nilang 80, 85, 90, 95 hanggang umabot ng 100 ay bawat linya na nabanggit ko sa 80 meron silang matatanggap ng 10,000. So malaking benepisyo na po yun para sa kanila. Kung dati naman, ang sabi nila, 500 lang yung pension every month, pero ngayon naging 1,000 na sa tulong po yan ng pagpirma ng ating Pangulo. At siyempre, sa pamumuno din po ni Attorney Franklin Quijano, na chairperson po ng National Commission of Senior Citizen. Ayan, salamat. So ano bang Facebook page mo? Paano kanila makontakt or sakaling may mayroong mag-support sa iyo? Ayan, sa mga gusto pong sumabay sa aking paglalakbay at gustong mag-attach, gustong magpakarga ng mga ayuda na ipamimigay sa bawat lugar na aking mabibisita ay pwede silang mag-message sa SICAD Pilipinas po. SICAD Pilipinas, Bukidnon, Tumanela. Ayan, salamat. Ano bang pangalan nila? Colonel J. Matunding po. Ayan, salamat po ha, Idol. Salamat at sana maging matagumpay ang iyong hadikan. Salamat din po dito. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga tagapanood. Ngayong araw nito ay mapapanayam po natin ang kakaibang Pilipino na ginagawa ang lahat upang maipalaring at maipalaking sa buong sambayanan ang napakagandang layunin niya na talaga namang hinahangaan. Wala hong iba mga kaibigan, kung hindi, si Sikad. Hello, Sikad. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. So, ang unang tanong natin, bakit hunin nyo ito ginagawa? Una-una sa lahat, ako po ay taga Bukidnon at ako po ay 23 years old at ginagawa ko po ito alay sa mga matatanda. Ngayon, Sikad, sobrang layo ng iyong biyahe. Paano mo nagagawa ang bawat paglalakbay na ito na maging madali? Lahat po ng paahon, mga mahirap na daan, hindi ko po yun iniinda. May pahayag lang sa buong Pilipinas ang proteksyon ng senior citizen. So, ang tanong, Sikad, ano ba ang tunay mong pangalan para manaman ng buong bayan? Nel J. De La Cruz Matunding po. Gaano katagal mo nang ginagawa ito? 2 taon po. So ngayon mga kaibigan, ngayon po ay live natin napapanayam si Sikad. Ano ba ang tunay na layunin mo? Ba't mo ginagawa ang mga bagay na ito? Upang ipahiwatig sa buong sambayan ng Pilipinas at may parating sa mga nakaupo na mga legislative na sana lagdaan ang panukalang mabigyang proteksyon ng senior citizen o mas kilala bilang Anti-Elderly Abuse Act. Mga kababayan kong minamahal, kung hindi po ninyo nananaman, ang taong ito ay ninakbay niya po ng napakaraming araw ang buong Pilipinas, ang buong bayan, no? At yun po ay hindi madaling gawin. Unang-una, Sikad, saan ka na nakararating? 25 provinces po. Lahat ng yun naitok mo dahil nagkapababayit na yan? Yes po. So, gaano kahirap yung pagnanaknay mong yan? Hindi ko po inindahin yung hirap dahil kung ang babasihan natin ng senior citizen, kaya nilang tiisin, may palaki lang ang kanilang mga anak. Ako bilang apo, paninindigan ko yung ano, ang tama. Hanggang kailan mo ito gagawin? Hanggat hindi maging ganap na batas ang panukalang gusto kong ipahiwatig sa ating pamahalaan. Ayan po mga kababayan kong minamahal, ang napakagandang layunin po ng ating kababayan si Sikad ay ginagawa niya po ang hirap nito upang may palakihin sa pamahalaan ang kanyang napakagandang layunin. Mga kaibigan, bago ang lahat, sabihin mo muna sa lahat ng ating mga tagapanood ang mga
darating mo mga activity? Ngayong June 15, last day ko po dito sa Metro Manila at 16 ng umaga ay titimbre na po ako papunta ng Norte at bahagyang dadaan muna ako ng Tondo para po i-meet yung iba pang mga business owner na mag-a-attach po sa aking paglalakbay. Ayan, medyo mahirap yan. No? Inaano mo ba kung mga ilang araw yung paglalakbay mo na gagawin ngayong darating na June 15? Sisisirin ko na naman ang higit isang taon na paglalakbay makauwi hanggang Mindanao. Ayan, abangan po natin ang lahat ng mga pangyayaring yan dahil magbibigay po tayo ng mga updates sa bawat paglalakbay ni Sigan. Ito ho ang inyong lingkod. Kung may hiwaga, may inkanto, may diwata, may impakta! Lalakbay na ang buong bayan! Lalakbay na tayo! Now na! Ay, hindi na nakatama yun.